Ang ating topic ngayong gabi, kaibigan, modern magic, miracles, and the occult. Alam niyo, kaibigan, noong May 13, 1917, si Lucia Santos, si Francisco Marto, si Jacinta Marto, si Lucia, kaibigan, ay 10 years old sa panahon yan, at si Francisco Marto naman ay 9 years old, at si Jacinto Marto naman ay 7 years old, ito ang kanilang aktual na mga photograph. At sa panahon, kaibigan, na sila po ay nagpapastol, sila po ay tinitinan po nila yung mga tupa doon sa tinatawag na lugar na Cova da Era, na malapit po sa siyudad ng Fatima, doon po sa Portugal. Noon na doon po sila, kaibigan, saglit nilang nakita ang isang napakalakas na kidlat. At nung kumidlat po ito, kaibigan, kinalaunan may nakita silang isang napakamagandang babae na puno ng liwanag. At sila, kaibigan, ay parang natakot dahil nga sa babaeng ito. At sabi ng babae na, huwag kayong matakot, ako ay galing sa langit. Huwag kayong matakot sa akin. At sabi ng babae, kaibigan, na tinanong niya ang kanyang mga bata ito na kung gusto ba nilang mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Kaibigan, kung ating putitin lang sa Biblia, sa 1 John 2 verse 2, sino ba ang pwedeng magbayad lang ng ating kasalanan? Sabi dito, at siya, si Jesus, ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Now, ang babaeng ito, kaibigan, ay naghihingi ng tulong sa mga batang ito na idalangin ang mga namatay na mga kaluluwa at mabayaran ang lahat ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang kanyang gustong ipaabot sa mga batang ito. At anyo, kaibigan, pagkatapos po nito, ang mga bata ay nakakita ng isang rays of light. Nung nakita niya itong mga rays of light, kaibigan, sa kamay ng babaeng ito, ang babae ay nagsabi na, bumalik kayo dito sa parehong lugar every 13th month or 13th day sa isang buwan. Ibig sabihin, kinalaunan ng panibagong buwan, every 13th na araw na yon, babalik sila sa lugar na yon, doon sa Cova da Era. At sabi ng babae ito, tutulungan niyo ako at everyday kailangan niyong mag-rosary. Yun ang sabi ng babae na kanina nakita, kailangan niyong mag-rosary upang matulungan niyo ako na maidalangin natin ang mga tao, yung mga namatay at yung mga taong maraming kasalanan. At ano, kaibigan, nawala siya nung pagkatapos niyong kanyang pagbisita, nawala siya. At next month, kaibigan, doon pa rin sa lugar na iyon, may dala na silang mga matatanda na curious na malaman kung ano talaga ang sinabi ng mga batang ito, na talaga nakakita sila ng isang babaeng maliwanag at may magandang babae na may liwanag. Pagkatapos nun, kaibigan, ang isang bata, tininan niya at sabi niya, nandyan na ang babae. At talagang nandun, kaibigan, yung oak tree ay parang yumuko lang na wala namang kamay na humawak nito o hawak nito na payukuin. At kaibigan, yung mga matatanda na mga taong pumunta doon, nakita talaga nila yung isang mirakulo na nandun at sabi nila, itong mga batang ito ay nakakita sa tinatawag na si Virgin Mary. At kaibigan, alam niyo po, kung ma-imagine niyo, may 5,000 people ang pumunta po doon sa Cova da Era. At kinalaunan, pagka next month, noong July 13, kaibigan, dumami na naman ang tao. Naging 5,000 yung tao. At pagkatapos noon, sabi ng babaeng ito na aking ipapangako ng October 13, 1917, sa taong iyon, magpapakita ako ng napakalaking tanda or mirakulo sa buong mundo. Kaibigan, yan ang sabi ng babaeng iyan, na ipapakita niya ang isang mirakulo sa buong mundo. Pero bago natin yan i-conclude ang kwentong iyan, kaibigan, atin po munang pag-uusapan isang milagro sa October 13, 1917. Atin po munang pag-uusapan ang mga milagro, kaibigan, sa mundo natin na naranasan. May mga milagro ba tayo naranasan sa ating mundo ngayon? Kaibigan, sa mundo natin ngayon, napakarami mga supernatural na mga pangyayari, mga mirakulong pagpapagaling,
mga operations, mga pangitain patungkol kay Mary at ibang mga banal na mga tao, kaibigan, na namatay na. Ito bang talaga, kaibigan, ay totoo? O saan ba ito galing ng mga supernatural na mga mirakulong ito? Ang tanong natin, kaibigan, posible ba na ang Diablo ang siyang nagtatakip sa lahat ng mga mirakulong ito? Ang lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos o maaaring manggaling din ito sa Diablo? At ang pagpapagaling ba ay galing lamang sa Diyos o maaari din magpagaling ang Diablo? Ano ba ang sagot nito, kaibigan? Ang milagro ba ay galing lang sa Panginoon o pwede lang makagawa ang Diablo nito? O mapagpagaling ba o magpapagaling ba ang Diablo o ang Diyos lang? Ito po yung tanong, kaibigan, na ating sasagutin. Sa ating mundo po ngayon, kaibigan, may dalawang supernatural na mga kapangyarihan na kumikilos sa buong mundo. Ito pong supernatural na mga kapangyarihan, kaibigan, ay of course, sa side ng Panginoon at sa side ng kaaway. Lahat sila, kaibigan, ang Panginoon at ang Diablo ay makakagawa ng mirakulo. Ang Diablo, halimbawa, kaniyang dinala si Jesus, pinakitaan niya ng isang isang pangitain na patungkol sa mundo. Ginawa niyo ng Diablo. At kaibigan, siguro na remember niyo yung ginawa ng Diablo kay Jesus. Ano pa? Ang tanong, kaibigan, sa dalawang forces na ito, sa dalawang kapangyarihan, supernatural na kapangyarihan nito, kaibigan, saan ba nanggaling ang lahat ng mga milagro na ating nakikita at nararanasan sa ating mundo? Ito yung ating sasagutin ngayon, kaibigan, sa gabing ito. Ano ba ang nasa likod ng mga mirakulong ito, kaibigan? Sabi ng iba, ang mirakulo daw, ang milagro, ay galing lang sa Panginoon. Ang Panginoon lang ang siyang may kapangyarihan na magbigay ng milagro. Saan sa dalawang pwersang ito ang nasa likod ng karamihan ng mga milagro, pagpapakita o pangitain sa panahon natin ngayon? Now, kaibigan, kung masagot po natin ito, posible na hindi tayo madaya ng Diablo. Tama? Kasi ang Diablo ay nagumagawa din ng ano? Tanda or milagro. Sabi sabihin, kaibigan, atin pong titinan ang mga milagrong ating naranasan sa mundo, mga milagrong mga pagpapagaling. Kung ating masagot kung saan ito galing, kaibigan, ating maintindihan at hindi tayo madadaya ng kaaway. So paano natin malalaman kung ang isang milagro ay galing sa Diyos o sa Diablo? Dahil alam natin na ang milagro ay pwedeng galing sa Diyos o galing sa Diablo. Ang tanong, paano natin malalaman na yung milagrong iyan ay galing sa Diyos? Sino ba nakaranasan ng milagro? Oo, nakaranasan si Brother Gary ng milagro. Sino ba nakakita dito ng isang milagro na gumaling ang isang taong pilay siguro? At nakatayo at nakalakad. Nakita na kanya yun? Ito mga tinatawag nila na faith healers. Naranasan ko ito, kaibigan. Nakita ko talaga yung taong tumayo na siya ay pilay, parang hindi siya nakalakad for how many years. Pero pumunta yung faith healers doon at ginano niya lang, tumayo at nakalakad, pero hindi nagtagal. Okay, tumayo, kaibigan. So saan ba, paano ba natin malalaman na ang milagrong ito ay galing talaga sa Diyos o galing sa Diablo? Una sa lahat, kaibigan, may mga bulaang mga kaloob ba ng Espiritu? May mga bulaang kaloob ba ng Espiritu, kaibigan? May mga false teachers ba? May mga bulaang Kristo ba? May mga bulaang propeta ba? Yes, kaibigan, kung may bulaang propeta, kaibigan, o may bulaang Kristo, sabi nga dito sa 2 Peter 2:1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo, inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Kung may bulaang propeta, kaibigan, posible bang may bulaang mga kaloob? Yes, of course. Kung posibleng may bulaang mga guro, kaibigan, may mga bulaang iba't ibang mga milagro. Bulaang propeta, bulaang guro, bulaang pagpapagaling, bulaang milagro, bulaang mga dila. Ibig sabihin, kaibigan, kung may original, may ano? May bulaan, right? Like for example, kaibigan, para madaya mo ang isang tao talaga, kukopyahin mo ang isang original na bagay at talagang sisikapin mo na parang pareho talaga sa original upang mas malakas ang iyong pandaraya. Tama?
Like for example, 1,000 peso bill. May peke bang 1,000 peso bill? Yes. Paano niyo nalaman na peke yon? Hindi niyo alam. Kasi pareho talaga na parang 1,000 peso bill. Tama? Hindi mo malalaman, hindi mo ito malalaman na parang peke yan diretso. Para siyang 1,000 peso bill, talagang ang mukha niya ay 1,000 peso bill, mas matindi ang kanyang pandaraya. Kung gano'ng kaibigan. Ibig lang sabihin, kaibigan, kung may mga bulaang guro, bulaang mga pagpapagaling, bulaang milagro, hindi ito mo agad makikita na yan ay bulaan. Ibig sabihin, ito ay para talagang tunay na galing sa Panginoon. Malinaw so far? Parang talagang galing sa Panginoon na kapangyarihan. Itong milagrong ginagawang ito, kaibigan. Mukha ba silang bulaan? No. Hindi sila mulang bulaan, kaibigan. Mukha silang orihinal. Kaya kaibigan, nadaya ng Diablo ang halos buong mundo sa mga milagro dahil akala ng buong mundo na ang milagro ay gagawin lamang ng Panginoon or ang Panginoon lamang ang siyang gumagawa ng milagro. Huwag niyo pong kalimutan, kaibigan, kung isipin po natin, 6,000 years, almost 6,000 years, ang Diablo ang patuloy na nadaraya sa buong mundo. Galing sa panahon ni Adan, galing pa sa langit, hanggang sa panahon ni Noah, nadaya niya ang buong mundo. At hanggang sa panahon ngayon, kaibigan, mas sisikapin niya nadayain ang buong mundo. Alam niyo, kaibigan, ang Satanas ay talagang isang being na mandaraya. Kaya nga, kung ating ihakbang ang ating mga desisyon kay Satanas, wala tayong kinabukasan. Tama? Wala tayong kinabukasan, kaibigan. So, hindi sila mukhang bulaan, kaibigan. So, paano natin malalaman ang sagot nito? Paano natin malalaman ang milagro na nangyari ay galing talaga sa Panginoon? Or saan ito nanggaling? Of course, wala tayong ibang aklat na babasihan. Ano yan? Ang Biblia. Atin pong tingnan sa Biblia, kaibigan, patungkol dito ang sagot na ating gustong, ang tanong na ating gustong sagutin. Mag-ingat sa mga bulaang mga propeta. Yan actually atin nakita sa Matthew 7 na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. May mga bulaang milagro, kaibigan. Sa New Testament po, kaibigan, ang itong ano yan, tupa ay sumusunod sa kay Jesus. Sumusunod sa Panginoong Jesus. Ngunit may mga false prophets, kaibigan, na parang tupa. Pero yung ano yan, lobo na yan, kaibigan, parang hindi niya natabunan ang kanyang sarili na maayos. Yan ay lobo, right? Nagpapanggap siyang tupa, ngunit siya ay lobo. Ibig sabihin, kaibigan, ang bulaang propeta ay higit pa dyan. Talagang pareho siyang tupa. Parang tupa talaga siya. Pero ang kanyang loob, kaibigan, ay isang lobo. Ibig sabihin, parang Kristiyano. Nagsasalita ng Kristiyano. Ang kanyang pandamit ay Kristiyano. Ang kanyang ginagawa ay mga gawa ng Kristiyano. Lahat ng kanyang gagawin, kaibigan, ay Kristiyano. Hindi mo ito malalaman na yan pala ay bulaan. Dahil siya ay nagsasalita din patungkol sa Panginoon. Kaya nga bulaan, kaibigan. Iisipin at paniwalaan nila na ang kanilang sarili ay Kristiyanong puno ng Espiritu. Ito yung hindi nila alam na sila pala ay bulaan. Inakala nila na sila ay puno ng Espiritu ng mga Kristiyano. Pero kaibigan, sila ay bulaang mga guro, propeta. Pero paano man ito nalaman, kaibigan, ang mga sagot ito? Karamihan, kaibigan, ay nadaya dahil dito. Napakaraming nadaya sa mga bulaang mga guro at sa mga bulaang mga milagro. Napakaraming nadaya nito, kaibigan. So, paano natin ito maintindihan, kaibigan? Bakit madadaya ng bulaang propeta ang marami? Sagutin natin, kaibigan, sa Matthew 24, verse 24, sabi po dito, sapagkat may, ano kaibigan? Magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari pati ng mga hirang. Maraming mga tao, kaibigan, na nag-iisip na ang milagro ay galing lamang sa Panginoon. Yan ang pandaraya ng Diablo. Kanyang inilalagay sa ating isipan na ang milagro ay galing lang sa Panginoon.
iyang diablo mismo, kaibigan, ay makapag-gawa ng isang milagro. So paano natin ito malalaman, kaibigan? Kung alam natin ang diablo ay gagawa din ng isang milagro, ang Panginoon ay gagawa din ng isang milagro, paano natin malalaman na yan, ang milagro na yan ay galing sa diablo? At itong milagro na ito ay galing sa Panginoon. Handa na po kayo, kaibigan, sa ating sagot? Paano natin malalaman? Of course, gamitin natin ang Biblia. Sa Isaiah, kaibigan, Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Dalawang key, kaibigan, na ating gagamitin sa Biblia, kautusan at patotoo. Kautusan, ibig sabihin, ito ay galing sa salitang Torah sa Hebrew. Ito ay ibig lang sabihin, kaibigan, na the Ten Commandments or yung buong kautusan. Yung sa patotoo naman, kaibigan, yun ay ang buong doktrina or pananampalataya, paniniwala ng Biblia. Ano ang tinuturo ng Biblia? So atin pong subukin, kaibigan, ang lahat ng mga naggagawa ng milagro kung sila ay sumusunod sa kautusan o sumusunod sa lahat ng turo ng Biblia. Safe po ba yan natin, kaibigan? Safe po ba yan natin gagawin? Dahil hindi natin alam kung sino ang gumagawa ng mga milagro ito. Dito natin makita ngayon, kaibigan, kung paano. Ito ay napaka malalim na test, kaibigan. Unahin natin ang patotoo. Ano ba ang pinapakita ng Biblia sa mga paksa na ating napag-aralan? Tingnan po natin. Unang pagsubok ay ang patungkol sa patotoo. Ano ba ang pananampalataya o paniniwala ng mga nagsisigawa ng mga mirakulong ito patungkol sa estado ng tao sa kamatayan? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tao pagmamatay? Sila ba naniniwala dito, kaibigan, na ang patay talaga ay patay? Kung ang tao ay mamatay, talagang siya ay nandun lang sa libingan at hindi siya nabubuhay? Ang kaluluwa ay hindi immortal? Tingnan natin, kaibigan, ang tinuturo po ng Biblia patungkol sa patay, ano ba ang sabi ng Biblia dyan, kaibigan? Itinuturo ng Biblia na ang patay ay tulog, ang patay ay nasa libingan, ang patay ay walang nalalaman, ang patay ay hindi bumabalik sa kanyang tahanan. Yan ang sabi ng Biblia, kaibigan. Yan ang tinuturo ng Biblia. Based, kaibigan, sa biblical or Bible natin ang mga natutunan, yan ang estado ng patay. At, tanong, gaano karami ang nasusunog sa impyerno ngayon? Gaano ba karami, kaibigan? Zero, of course. Walang nasusunog pa sa impyerno ngayon. At sinabi rin ng Panginoon Jesus, kaibigan, sa Matthew 13:37-50, na ang impyerno ay mag-aapoy pagkatapos ng sa katapusan ng sanglibutan, right? Sa katapusan ng sanglibutan, dito mag-aapoy ang impyerno. Ibig sabihin, wala pang impyerno ngayon sa ating kasalukuyan. At atin niyang ilagay sa ating list, kaibigan, number 5, hindi pa nag-aapoy ang impyerno ngayon. Ito yung tinuturo ng Biblia patungkol sa estado ng patay at hindi pa nag-aapoy ang impyerno ngayon. Hindi po ang diablo ang siyang in charge sa impyerno. Hindi po yung tinuturo ng Biblia, kaibigan. At isa lang na makakasiguro tayo, kaibigan, yung mga may mga pangitain patungkol sa impyerno, pangitain patungkol sa, siguro sa sinasabi nila na pumunta doon sila sa impyerno at nakita nila si Michael Jackson doon sa impyerno. Ito, kaibigan, ay hindi totoo. Bakit? Sinasabi ng Biblia na hindi pa nag-apoy ang impyerno ngayon. Malino po so far? So kung may nagsabi po noon, kaibigan, huwag po natin paniwalaan. Dahil sabi ng Biblia, hindi pa nag-apoy ang demonyo. E sino yung nagdala sa kanila doon? Sinasabi daw nila na si Jesus ang siyang nagdala doon sa impyerno. Well, of course, yun ay sino? Ang diablo. Yun ang demonyo, kaibigan, na nagtatakip Kristo. Paano yung mga pangitain sa impyerno, kaibigan? Yan ang ating napag-usapan. Now, patuloy po tayo. Yan natin nakita sa patotoo. Ano ba ang pinaniwalaan ng mga gumagawa ng mga miracle, kaibigan, patungkol sa doktrina ng patay, estado ng patay? Kung sila ay naniniwala, kaibigan, na may impyerno ngayon, saan galing ang kanilang milagrong nagawa? Sa diablo, of course. Right? Kasi hindi sumusunod sa
Biblia, sabi nga dyan, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Walang liwanag sa kanila, kaibigan. Yan ang sabi ng Biblia. So, ibig sabihin, kaibigan, sa lahat ng ating makikita ng mga faith healers siguro, na nagsisigawa ng mga milagro, nagpapagaling ng mga sakit, mirakulong nagawa o napagaling ang mga sakit, kung sila ay hindi sumusunod sa turo ng Biblia patungkol sa estado ng patay, sila ay hindi tunay na mga propeta. At hindi tunay ang mga milagro, kaibigan. Ang milagro na kanang ginagamit ay hindi walang iba kundi milagro ng Diablo. Galing ito sa Diablo, kaibigan. Punta tayo sa pagsubok number 2. Sa kautosan. Ilang kautosan ba meron ang Ten Commandments? 10, of course, right? May 10 utos sa 10 kautosan. Tinapan natin, kaibigan. Ilang kautosan meron sa Ten Commandments? Of course, may 10. Sabi sa James 2 verse 10, sapagat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa ano, kaibigan? Sa lahat. Yan ba ay kasama dyan ang Sabbath? Kasama ba ang Saturday dyan, kaibigan? Yes, kasama ang Saturday dyan, kaibigan. Alam niyo po, kung ang isang tao na gumagawa ng isang milagro, siguro may milagro siya nagawa, pinagaling niya ang isang tao, ngunit hindi naman siya sumusunod sa Sabbath, kaninong kapangyarihan yon na kanyang ginamit? Of course, sa Diablo, sa demonyo, kaibigan. Bakit? Sabi ng Biblia, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan at gayon may natitisod sa isa ay naging makasalanan sa lahat. Hindi sinusunod ang buong kautosan. Yan ay hindi galing sa Panginoon, kaibigan, na kapangyarihan, kundi galing sa demonyo. Patuloy tayo, kaibigan. Isang punto nating titingnan dito, kaibigan. Kahit sino, mangangaral, faith healer, may pangitain, or etc., na hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos, ang 10 kautusan, ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos. Gumagamit sila ng iba pang kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan kaya yon? Atin nakita, kaibigan, na dalawa lang ang supernatural na mga kapangyarihan na kumikilo sa ating mundo. Yun ay ang galing sa Diablo at galing sa Panginoon. Patuloy tayo, kaibigan. Acts 5:32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa kanya. So sa pagsubok number 2, kaibigan, ito yung dahilan kung bakit hindi maging tunay or yung milagro na ginagawa ng mga taong faith healers at hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay hindi magiging kapangyarihan yun ng Panginoon. Now, kaibigan, isipin po natin. Darating ang panahon na makakadiscovery or makakakita talaga tayo ng milagro. At kailangan natin maintindihan kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung saan galing ang mga milagrong iyan, kung sino ang nagpapagawa ng mga milagrong iyan. Dahil kung hindi, kaibigan, sabi ng Biblia, baka tayo ay madaya. Sabi nga, kahit ang mga wise o yung mga elect ay madaya pa, kaibigan. Kaya napakarami na daya ng Diablo ngayon, kaibigan, sa patungkol sa mga milagro. Ito yung dalawang pagsubok natin, kaibigan. Ito lang ating pagsubok nating tininan. Kautusan at sa patotoo. Kung sila ay nagsasalita sa mga bagay na ito, tunay, kaibigan, na may liwanag sa kanila. Ngunit kung hindi, hindi sila pinapatnubayan ng Diyos. Malinaw so far? Say yes kung malinaw so far, kaibigan? Okay, very good. So, ang tanong, kaibigan, makakagawa ba ng milagro ang Diablo? Sagutin natin ito. Yes or no? Revelation 16, 13 to 14. Sabi po dito, kaibigan. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Pansin niyo po yan, kaibigan, gaya ng mga palaka. Sapagat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga milagro or tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Tatlong pala kaibigan ang ating nakita po dito. Dragon, sabi nga sa Revelation 16 verse 3, at nakita ko mga lobas sa bibig ng dragon, ng hayop, at ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumalduman na gaya ng mga palaka. Itong mga palakang ito, kaibigan, na tatlo, ay lobas galing sa dragon, ng hayop, at ng mga bulaang propeta. Tinapin na, kaibigan, ano ba ginagamit ng palaka upang kunin ang kanyang pagkain? Dila. Tama? Dila ang kanyang ginagamit, kaibigan, upang kunin ang kanyang pagkain. Spiritually speaking, kaibigan, sa atin nakikita ng mga palaka, posible ba na ginagamit din ng tatlong mga palakang ito ang dila upang dayain ang karamihan? Yes, kaibigan. Posible yon na dayain ito ng palaka. Ano ba yung mga palakang yan, kaibigan? Speaking of tongues. Ito yung mga speaking of tongues, kaibigan. I don't know kung narinig nyo na ito, na may mga speaking of tongues sa iba't ibang mga Christian friends po natin. Naakala nila yun ay ang banal na espiritu. Blah, 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 blah. Ganun ang mga pagsasabi. Ito yung pagdaya ng Diablo sa karamihan, kaibigan. Tingnan po natin. Buong mundo po, kaibigan, halos buong mundo ay nadaya po sa speaking of tongues. Ay makikita ngayon sa karamihan ng mga iglesia, nagsasalangsang sa kautusan. Basically, kaibigan, ang naggumagawa po ng mga speaking of tongues na ito ay yung mga nagsalangsang sa kautusan. Yung hindi sumusunod sa Sabbath, yung hindi sumusunod sa Ten Commandments. Ito yung mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kautusan, na may mga speaking of tongues daw sila. At siguro, ito yung dragon, ang hayop, at ang bulaang propeta. Yan po, kaibigan, ay papasimbolo. Yung speaking of tongues na yan ay makikita din natin sa dragon. Yan din ay nasa pagano, kaibigan, ng mga pagtuturo. At ang hayop na ito ay nagpapasimbolo sa Church of Rome, ang hayop na ito. At ang bulaang propeta na ito ay nagpapasimbolo sa lahat ng mga iglesia na hindi sumusunod sa kautusan, at yung apostate Protestantism. Yun yung mga tao na bulaang propeta, apostate Protestantism. Nandiyan ang Iglesia Romano at ang apostate Protestantismo, bulaang panghula. Yan ang tatlong mga palaka na lumabas sa dragon. Sino ba itong dragon, kaibigan? Sa ating pag-aaral. Of course, yan ay ang Diablo. Mayroon po yan, kaibigan. So, sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga, ano, kaibigan? Tanda. Ito yung pandaraya na ginawa ng Diablo sa buong sanlibutan. Nakikita po ba natin ito ngayon, kaibigan? Yes. Nakikita po natin, kaibigan. Alam niyo po, may mga faith sickness ba ngayon? Alam po natin, kaibigan, na ang Diablo ay nagpapadala ng mga sakit. Yan po ang author, kaibigan. Siya po yung author niyan. Siguro naalala niyo si Job. Naalala niyo ba si Job? By the way, kaibigan, may peke bang sakit or yung pakiram, yung karamdaman? May peke bang karamdaman? Well, yung karamdaman ni Job, yun ba ay peke? No, hindi yung peke, kaibigan. Talagang karamdaman yun, right? At alam po natin, kaibigan, na ang Diablo ang siyang may gawa po nito. Ang Diablo pong nagpapahayag o naggumagawa ng sakit na ito kay Job. At yan ang gawa ng kaaway. At ano, kaibigan, ang ginagawa ng kaaway? Nalagyan tayo ng sakit, siguro sa ating mga wrong choices. At dahil sa ating mga wrong choices, tinukso na tayo, o kainin mo ito. At kinain natin, at tayo nagkasakit. At nung nagkasakit tayo, kaibigan, sabi ng demonyo, punta ka doon, oh, sa faith healer. At ikaw ay gagaling. At pupunta ka doon, kaibigan, pagdating mo doon, gumaling ka nga. At sinabi mo, tunay ito. Gumaling ang aking karamdaman. Siguro yung hindi makita ng sensya, kaibigan, punta ka siguro sa doktor. Pagdating mo sa doktor, parang may hangin ang tiyan mo at in-ultrasound ka, parang wala naman. Sabi ng doktor, wala namang sakit. At parang talagang may karamdaman, kaibigan. Sabi mo, parang doon nga ako pumunta sa quack doctor.
Nung pumunta ka sa quack doctor, kaibigan, sabi ng quack doctor, ah, ito yung karamdaman mo, ito yung gagawin mo. At may mga sinasabi silang hindi mo naintindihan. May mga speaking of tongues silang sinasabi na, ah, ito yung sakit mo. Gawin mo ito, at ikaw ay gumaling. At nung gumaling ka, kaibigan, sabi mo, tunay talaga ito. Sino bang gumawa ng kaibigan? Ang Panginoon or ang Diablo? Ang Diablo, kaibigan, unless sila ay sumusunod sa kautosan at sa Biblia. Ngayon, basically, kaibigan, ang karamihan ng mga faith healers ay hindi naniniwala sa kautosan. Hindi sila sumusunod sa kautosan ng Diyos. At hindi din, yung iba sa kanila ay nagkipag-usap sa mga patay. Kaya kaibigan, ito yung pandaraya na ginawa ng Diablo sa buong mundo. Revelation 13, verse 13 and 14. At siya ay gumawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapag papababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Ano ang kanyang tanda, kaibigan, na pwedeng magawa? Magpapababa siya ng apoy galing sa lupa. Patuloy dito. At nadayan niya ang mga nananaan sa lupa. Yan ang kanyang ginawa, kaibigan. Nagpababa siya ng apoy. Dahil sa tanda na nasa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Isang mirakulo, kaibigan, na kanyang gagawin apoy na kanyang ipababa galing sa lupa. Saan ba natin makikita, kaibigan, ang kwento, isang sitwasyon sa Biblia na bumaba ang isang apoy galing sa langit? Yan makikita natin, kaibigan, sa panahon ng Pentecost, sa panahon ng mga disipulo. May apoy na parang mga tongues of fire na bumaba, at ito ay nagpapasimbolo sa ano, kaibigan? Sa Holy Spirit. Ito ay nagpapasimbolo sa Holy Spirit, kaibigan, sa Acts verse 2. At ito ang tunay, kaibigan, na apoy na galing sa langit sa Acts verse 2. At itong mga ginawa ng Diablo, ang kanyang gagawin pala ay yung apoy na kanyang pababa, kaibigan, mula sa langit ay ang bulaan ng mga ano? Espiritu, bulaan ang mga revival, bulaan ang mga dila. Ito yung nangyari sa ating mundo ngayon, kaibigan, na may mga bulaang guro, may mga bulaang revival, may mga bulaang mga espiritu. Sabi nila na ito ang moving ng Holy Spirit sa aking buhay, kaya nag-blah-blah-blah-blah ako, ganun. Ngunit ito, kaibigan, ay mga bulaan. May genuine ba na mga revival? Yes, kaibigan, may tunay na mga revival. May tunay na mga dila. Speaking of tongues, actually, kaibigan, kung babasahin po natin ang Acts verse 2, naintindihan po lahat ng kanilang sinasabi. Basahin niyo po yung kaibigan, naintindihan po lahat ng kanilang sinasabi. Kung ikaw ay Bisaya, nagtagalog ako, maintindihan mo ang aking sinasabi. Yan ang speaking of tongues. Hindi yung tongues na speaking of brrrr at wala kang maintindihan sa sinasabi at ikaw dahil gagaling. Ngayon, hindi ito ang tinuturo ng Biblia, kaibigan. Apoy mula sa langit. Madalas, kaibigan, ang mga grupong ito ay nagsasalangsang sa kautusan. Hindi sinusunod ang 10 utos, kahit yung isa, yung 10 o yung Sabbath. May isang video ko dito, kaibigan. Tingnan po kung ito talaga ay galing sa Panginoon na isang milagro. Yan ay si Benny Hinn. Kaibigan, yung lahat na yan ay parang sabi nila na possess, na saniban ng banal na espiritu. Ayan. Napakaraming mga tao, kaibigan. At yung may sakit na yan, napatayo. Milagro ba yan, kaibigan? Yes, isang milagro. At napakaraming mga tao na nakakita sa milagro yan, kaibigan. Pero ang tanong, kaibigan, yan ba ay galing sa Diyos? Isang ganun lang? Tumba at sila ay para na-possess ng banal na espiritu. Pero tanong, kaibigan, banal na espiritu ba yun? Yan ang sabi kasi ng Biblia, ang fruit ng banal na espiritu ay ano? Love, joy, peace, long-suffering. Hindi pa ganun-ganun, kaibigan. Hindi ko alam kung yun ay bunga ng banal na espiritu, kaibigan. Kung ma-possess ka ng banal na espiritu, hindi na ako ganun.
Nakuha na po? Hindi po yun yung galing sa Panginoon. At actually, kaibigan, si Benny Hinn, siya po ay hindi naniniwala na ang patay talaga ay patay. At siya ay nanghihiling ng araw ng Linggo. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya malalaman na kaibigan na ang mga milagrong ito ay hindi galing sa Panginoon dahil nga sa ating pagsubok natin nakita kanina sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila nagsasalita sa mga bagay na ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Akin na lang itong lagay dito. Patuloy tayo kaibigan. So ito yung mga tatlong mga palaka na nandaya sa buong mundo. Most of the Christian world, kaibigan, ito ang ginagawa. Speaking of tongues, nandyan. At ito ay ating mararanasan sa kauliulihang mga araw. Kasi ito ay pandaraya ng demonyo upang tayo ay mawala sa pagsunod sa katotohanan ng Panginoon. Ano ang pagsubok na ating gagamitin, kaibigan? Upang malaman natin ang tunay na milagro? Sa patotoo? At sa ano? Kautusan. Mayroon pinag kaibigan, huwag niyo pong kalimutan yon sa patotoo at kautusan. Sa patotoo at sa kautusan. Ang Biblia, maraming mga Kristiyano ang tumalikod sa Biblia bilang sukatan ng katotohanan at gumagamit ng mga dila sa halip ng pagsubok ng katotohanan. Maari ba na isipin ng isang tao na kanyang ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos, subalit ang sa dyablo pala ang kanyang ginagamit? Anong sagot, kaibigan? Maari ba, kaibigan? Basahin natin sa Matthew 7:20-23. Ito po ang sabi. Tingnan niyo po, ha? Pansin niyo po. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Yan ba yung patotoo at kautusan? Yes, of course, patuloy. Bunga natin makilala. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsisipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Including ba dyan ang milagro? Yes, kaibigan. Sabi nila, so possibly pala kaibigan na iniisip ng tao na ginamit nila ang milagro o ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit ito pala ay galing kanino? Galing sa kaaway. Marami, kaibigan, ang nagsasabi niyan. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa kautusan at sa patotoo. Hindi sumusunod ng Sabat, yan ay paglabag sa kautusan. Marami, kaibigan, may isang supernatural lang na ginamit ang kapangyarihan ito upang dayain ang buong mundo sa pamamagitan ng milagro. Walang iba, kundi ang kapangyarihan ng demonyo. Ito yung ginawa niya, kaibigan, sa buong mundo. Ang gumamit sa kapangyarihan ng demonyo. Napakarami. Kaya't sa kanilang mga bunga, ay mga kikilala ninyo sila, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa patotoo at sa kautusan na nasa langit, kaibigan. Psalm 40 verse 8, aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ito yung test, kaibigan, pagsubok upang sundin ang Panginoon. Sabi niya, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. Sa panahon, kaibigan, na ating gustong sundin ang Panginoon, gusto natin sundin ang kanyang kalooban, kaibigan, magnanais tayo na sundin lahat at ibigin siya, ang buong kautusan. At atin ito makikita, kaibigan, na kung susunod tayo dyan, kung may mga milagro, kaibigan, natin magagawa, tunay na galing yan sa Panginoon. Dahil nasubok natin sa kautusan at sa patotoo.
Na atin po nakita ang biblical na pundasyon, kaibigan. Atin pong balikan ang kwento nating naiwanan kanina. July 13, kaibigan, 1917. Sa panahon yan, kaibigan, ang shining woman na yan na nagpapanggap na siya daw si Mary sa vision ni Lucia doon sa hell. Sabi nga dito, kaibigan, the Virgin Mary to Lucia Santos in a vision at Fatima on July 13, 1917, "You have seen hell where the souls of poor sinners go. To save them, God wants to establish devotion to my Immaculate Heart throughout the world." May 5,000, kaibigan, na nakita nito. Ito ay na-record sa isang secular na newspaper. At August 13, kaibigan, next month, 1917, may 15,000 na mga tao, kaibigan, na pumunta sa Cova da Era upang tingnan ang shining women na yan. Ito yung panahon, kaibigan, na buong mundo, ay parang halos buong mundo ay gustong pumunta doon at upang makita ang shining women na yan, kaibigan. Sa panahon ito, yung buong mundo, yung globo ay puno ng liwanag. At kaibigan, September 13, 1917, mas dumami pa. Naging 30,000 ang pumunta doon sa Cova da Era. Nakita nila yung globo, ang liwanag na paganon-ganon sa himpapawid, sa kalawakan. At kaibigan, sa panahong ito, nakita nila yung isang shining petals na parang snowflakes na nahuhulog galing sa langit. Parang snowflakes na nahuhulog galing sa langit. Ito yung kanilang naranasan, kaibigan. At napakaraming mga tao ang pumunta. 30,000 na mga tao ang siyang nakaranas sa milagrong kanila nakita nito, kaibigan. At pagdating ng October 13, 1917, kaibigan, alam niyo po kung ilang tao ang pumunta? May 75,000 na mga tao, kaibigan, na pumunta sa Cova da Era upang tingnan ang babaeng nagsabi na kanya siya ay maggagawa ng isang dakilang tanda sa panahon na yan. October 13, 1917. Ilang mga tao? 75,000 na mga tao, kaibigan. Pagkatapos nun, kaibigan, October 13, nakita nila yung babae at napakaliwanag. Yung araw, kaibigan, ay parang lumaki ito at lumaki at lumaki at napuno ng liwanag ang buong mundo na parang hindi na nila makita ang babaeng ito, kaibigan. At lahat ng mga direksyon ay parang napuno ng liwanag. At parang naging wheel, na parang naging gulong na paikot-ikot itong liwanag, kaibigan, patalon-talon kahit saan-saan. At hanggang, kaibigan, ito ay nawala. At kaibigan, ang nangyari, itong lahat na nakita, nawala ang liwanag at umulan ito sa panahon ito, ngunit silang lahat ay hindi nabasa sa panahon iyon. At kanina sinabi, kaibigan, na yun ay si Virgin Mary na kanilang nakita. At yung 75,000 ng mga tao na yun, kaibigan, ay nagsimulang nanalangin kay Mama Mary at nagsimulang nag-pray sa mga patay. Ito yung history, kaibigan, actually, na nakita nila ng miracle. Talagang sinabi nila na ito ay totoo dahil ito ay isang mirakulo. Mismo kami ay nakakita sa mirakulong ito, kaibigan. Bumalik yung araw, naging normal ang lahat, nawala yung babae, at lahat ng mga tao, kaibigan, na sila ay tuyong-tuyo kahit umuulan sa panahon iyon. Sino ba yung babae, kaibigan, na kanya nakita? Ito yung tanong natin gustong sagutin. Yung tao, yung babae na napakaliwanag na nasabi na galing siya sa langit, sino kaya yun? Si Virgin Mary ba talaga yun? Siya ba talaga si Virgin Mary na siyang nagpapakita ng dakilang tanda? Tingnan natin, kaibigan. Sabi po dito, panalangin at pagbibigay ng handog para sa mga patay. Ito actually ang mga doktrina ni Mary and other apparitions. Panalangin at pagbibigay handog para sa mga patay. The Virgin Mary in Apparition, the Thunder of Justice, page 182. Sabi dito, manalangin kang palagi at gumawa ng sakripisyo para sa mga makasalanan
sapagkat maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil walang nagdadasal sa kanila at gumagawa ng mga handog para sa kanila. Tanong kaibigan, saan ba yung patay ngayon? Nasa libingan. May dalangin mo ba yung patay? Maliligtas ba yung patay, kaibigan, kung siya nandun na sa libingan? Well, kaibigan, sabi po ng Panginoon, dumalangin tayo sa kay Jesus. Dahil si Jesus ang siyang nagbigay ng lahat ng sakripisyo para tayo ay maligtas. Sino ang dapat nating puntahan, kaibigan, kung idalangin natin ng isang tao? Si Jesus, right? At isa pa, kaibigan, huwag mo nang idalangin ang patay. Dahil patay na iyon. Right? Patay na yun, kaibigan. Huwag mo na idalangin yun. Pero ang turo nito, kaibigan, ay idalangin mo ang patay. Dahil marami daw ang pumupunta sa impyerno dahil walang nagdadasal sa kanila. Kaya nga, napakarami mga apparitions, kaibigan. I don't know kung tama ako sa mga Catholic. May 2,000 na mga apparitions, I don't know kung if my memory serves me right, na dalangin na kanilang pwedeng, na kanilang ulit-ulitin. Araw-araw yan. Na kanilang gagawin. Mga doktrina ni Fatima at iba pang mga pagpapakita ni Maria. Number 2, panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alam natin, kaibigan, na ang purgatorio na doktrina ay wala po sa Biblia. Dahil ang patay, pagmamatay, pag ang taong mamatay, saan pupunta diretso? Sa libingan, hindi sa purgatorio, hindi sa langit, hindi sa impyerno. Ito, kaibigan, ay pandaraya. Natin nakikita po dito. Sabi nga dito sa Virgin Mary in an Apparitions, The Thunder of Justice, page 201 and 202. Ipanalangin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Tanong, may purgatorio ba ayon sa Biblia? No. Walang purgatorio galing sa Biblia, kaibigan. Ito ay ano, kaibigan? Isang haka-haka or gawa-gawa ng demonyo upang madaya tayo, kaibigan. Saan pupunta ang patay pag saan pupunta ang tao pag mamatay? Sa libingan. Sa kailan sila mabubuhay? Pagdating ng Panginoon, mabubuhay yung mga banal. At sa pangatlong pagparito ng Panginoon, mabubuhay yung mga masama. Isa pang doktrina, kaibigan, ng Maria Apparition, pakikipag-usap sa mga patay. Napansin niyo po, kaibigan, ang sabi dito sa Elliot Miller Kenneth Samples, The Cult of the Virgin, Catholic Mariology and the Apparitions of Mary. Isa pang nakakayamot na aspeto sa Medjugorje ay na ang ilan sa mga bisyonaryo ay nakakita, nakipag-usap at nahaplos pa ang mga taong namatay na. Well, sino yung hinaplos nila, kaibigan? Yun ay ang mga espiritu ng demonyo. Sa kaso ni Ivanka, niyakap at hinalikan niya ang kanyang namatay na ina sa maraming pagkakataon. Sa isang interview, isinalaysay ni Ivanka ang kanyang pagharap sa kanyang ina. Kaibigan, sino kaya ang hinalikan ni Ivanka? Malino po sa pag-aarap natin, kaibigan, na ang mga taong ito ay ang espiritu ng demonyo. Malino po, kaibigan, sabi nga, nakita ko ang aking ina 3 beses mula nang siya ay namatay. Ang paborito kong pagkakataon ay noong huling pagkakataon na kasama siya ng pinagpalang ina, ang Birheng Maria. Well, kaibigan, sino kaya ito? Ang aking ina ay lumapit sa akin, pinalibot niya sa akin ang kanyang kamay at hinalikan ako, sinabi niya, "O Ivanka, talagang ipinagmamalaki kita." Sino kaya yun, kaibigan? Ang Diablo. Nakita niyo, kaibigan, ang pandaraya ng Diablo sa atin? Nagpapanggap siya na siya yung ating namatay na mga mahal sa buhay at tayo ay yayakapin at tayo ay hahalikan? Patuloy pa tayo dito, kaibigan. Hindi po yun yung mahal or yung nanay ni Ivanka, kaibigan. Yun po ay ang Diablo. Ang katulad na katulad ito sa gawaing kadiliman ng necromancy, pakipag-uusap sa mga patay, isang gawain na latharang ikonokundina ng Biblia. Yan ay sabi nila, kaibigan, sa kanilang sariling aklat.
So siya ay hindi na babalik pa, sabi nga sa Biblia, hindi na siya babalik pa sa kanyang buhay, bahay. Ako'y papanaw sa daan na hindi ko babalikan pa. Ito yung tinuturo ng Biblia patungkol sa patay. Hindi siya babalik pa sa kanyang tahanan. Wala na siyang pag-iisip. Siya ay tuluyan nandun lang sa libingan, kaibigan, na natutulog doon sa libingan. Ginagalaw ng patay. Para sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila ay mangangamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, kaibigan. Wala silang nalalaman. So, sino yung yumakap kay Ivanka? Ang demonyo, kaibigan. Marino po yun. Ang demonyo yung yumakap sa kanyang kay Ivanka, kaibigan. Nakaranas na ba kayo ng ganyan, kaibigan? Na may bumalik sa inyong tahanan? At nakita niya siguro talaga, ay, si nanay, bumalik na si nanay. Siguro, niyakap mo siya? Ang tuwa-tuwa siguro ng Diablo noon. Niyakap mo siya, kaibigan. Sino ang niyakap ni Ivanka? Of course, ang demonyo. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na sisigawa ng mga tanda, kaibigan. Sabi ng Biblia, ito ang mga bulaang mga propeta. Bulaang mga milagro, bulaang mga espiritu. Sa kautosan at sa patotoo, ang ating gagawing pagsubok, kaibigan, ang ating gagawin o gagamitin na pagsubok sa lahat ng mga pandaraya ng Diablo, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Dahil sa hindi naayon sa Biblia na kalikasan ng mga pagpapakita ni Maria, kung ang kadahilanan ay higit sa kanya, sa kaya ng tao, ang pinag-uusapan natin ay sa demonyo, hindi sa Diyos. Patuloy tayo dito. Aking naintindihan na ang ganitong pagrarason ay makakasakit sa mga ano, kaibigan? Katoliko. Ganun pa man, ako ay naniniwala na ito ay kinakailangang intirinsiyang teolohikal. Siya ay nag-conclude, kaibigan, na kailangan kong sumunod sa Biblia. Kailangan kong sundin kung ano sinasabi ng Biblia. Revelation 18 verse 2, ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. Kaya natin naintindihan ngayon, kaibigan, kung bakit ang dakilang Babylonia ay naging tahanan ng mga demonyo. Speaking of tongues, pag-uusap sa mga patay, ito yung mga isa sa mga doktrina na siyang ginagamit ng Diablo upang madaya ang karamihan. Kaya nga sabi ng Diablo, o ng Panginoon rather, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko. Ibigyan, tinatawag tayo ng Panginoon na lumabas sa mga turo na ito. Sa mga turo na hindi galing sa Biblia, galing sa mga demonyo na patuloy na nadaya sa atin, kaibigan. So, sino ang sa likod noong Maria na yun na nakita ng mga taong 75,000 na mga tao? Ang Diablo na nagpapanggap ang hell ng liwanag, kaibigan. Yun ang mga demonyo, sapagat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, kaibigan. Ang tanong, kaibigan, nasa langit na ba si Maria ngayon? O nasa libingan lang siya? Sino nasabi na nasa langit na siya ngayon? Sino nasabi na nasa libingan pa si Maria? Taas yung kamay. Nasa impyerno si Maria. Kaibigan, malina po, dahil patay si Maria, saan siya ngayon? Sa libingan. Wala sa langit, wala sa impyerno, wala sa purgatorio, nasa libingan lang si Maria. Kaya kaibigan, hindi pwedeng maging si Maria yung nakita ng mga 75,000 ng mga tao. Dahil si Maria ay mahimbing ang pagkatulog saan? Sa libingan, kaibigan. Yun pala ay ang Diablo na nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan. Sabi nga sa 2 Corinthians 11:14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring ano? Anghel ng kaliwanagan. Hindi siya maharap sa iyo, kaibigan, na ganyan. Siya ay harap sa iyo na parang isang anghel, na parang si Maria na nanay ng
Panginoong Jesus. Kaibigan, malinaw po sa ating napag-aralan ngayon. Nanadaya po ng Diablo ang halos buong mundo. Pandarayang napakalakas, nabadaya pati ang mga hirang. Kaya kaibigan, kung hindi po natin gagamitin ang Biblia sa lahat ng mga turo dito sa mundo, talagang tayo ay madadaya. Dalawang pagsubok, kaibigan, ano yun? Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila, kaibigan. Sabi ng Panginoon, kaibigan, kung ating ibibigay daw ang ating sarili sa Panginoon, ating isurrender lahat sa Panginoon, siya ay mas malakas pa kaysa mundo. Kahit anong mga pandaraya, kaibigan, sa mundo, kayang-kayang harapin ng Panginoon yan. Kayang-kaya tayong tulungan ng Panginoon at ating maiharap ang ating mga sarili sa ating Panginoon Jesus. Ang tinuturo ng Biblia, ang patay ay tulog, ang patay ay nasa libingan, ang patay ay walang nalalaman, ang patay ay hindi mabalik sa kanyang tahanan, hindi nag-apoy ang impyerno, kaibigan. Yung Virgin Mary na yun, kaibigan, na nagpapanggap na Virgin Mary, na napakuno ng liwanag, walang iba, kundi ang demonyo. Paano natin nalalaman, kaibigan? Sa ating pagsaliksik sa Biblia, nalaman natin na yun pala ay bulaan na milagro na nagawa, kaibigan. John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, kaibigan. Sabi ng Biblia, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Kaibigan, sa gabing ito, dalangin nyo ba na gusto nyong sundin ang Panginoon sa buo ninyong puso, sa buo ninyong isipan, at gusto nyo bang panatilihin ang Biblia lamang ang iyong magiging patnubay, maging sentro ng iyong isipan at puso, na sa Biblia lang tayo patuloy na maghanap ng katotohanan. Biblia ang ating gagamitin sa lahat ng mga pagsubok, lahat, kaibigan, na ating nakita sa mundo. Dalangin mo ba na ang Biblia ay iyong susundin? Yan ba dalangin mo, kaibigan? Kung ikaw yan, pwede mong mapakita sa pagtaas ng iyong kamay? Na Panginoon, gusto kong ang Biblia lamang at tatayuan ko ang katotohanan na nasa Biblia. Wala nang iba. Sa kautusan at sa patotoo, yan ang aking panindigan. Kung hindi sila nagsalita sa mga salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang Panginoon po, kaibigan, ay masaya sa inyong mga desisyon. At masaya po ang buong langit sa ating desisyon ngayon na ating natutunan. Tayo po ay magsiawitan, kaibigan, sa ating pagtatapos. Awitin po natin ang Give Me the Bible. Give Me the Bible. Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten, to see the danger of these dreams below. No safety or the gloom shall brighten, that light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining,
Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Bukas po kaibigan ang ating pag-usapan ang the unpardonable sin. May kasalanan bang hindi mapapatawad? Huwag niyo kung i-miss niyang kaibigan. Maganda po yan na pag-aaral po yan. Tayo po ay tumayo sa ating pagtatapos. Tayo po manalangin. Dakila namin Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita. Dahil po sa salita ito, Panginoon, kami po ay nabibigyan ng kaliwanagan. At upang aming patuloy na maihakbang ang aming mga desisyon, Panginoon, aming pong nilapit ang aming mga sarili. Patnubayan niyo po ang bawat isa gamit ang iyong banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami na aming po itong panindigan ang lahat ng mga katotohanan na aming natanggap. Maraming salamat sa pagbigay ng napakamaliwanag na katotohanan sa gabing ito. Malinaw po sa aming mga isipan na ang mga bagay, mga milagro na galing sa demonyo ay po natuklasan at mga milagro na galing talaga sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw po ang siyang magsili ng desisyon na gusto po namin panindigan kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan at kung ano ang katotohanan aming natanggap. Ito po ang aming hiling sa matamis ng pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless you and good night. Bukas po ulit kaibigan sa ating pagpapatuloy sa Mysteries of History and Prophecy. God bless you and good night.